Confirm ninyo nga siya gid. Si Arian gid siya. Atong na missing atong Domingo. Wala ba nga ni? Ano na? Ana pamilya sa iya daw kining pagumangkon no. Nakita daw niya na wala na dahil suot, wala na dahil panty. So, ato pang ipainal ka rin kung sa gilang angay. Nga wala ito. Update o? Ayan sa ato na magagawas ng information ng kapahal sa lang tanahan. Jud mi kabalo sir, jud mi kabalo. Jud mi kabalo, pero kula jud mi kabalo sir, mo asa sa. Pero katong pangita po ato. Ni abot abot sa inyo. Ang unsa sir? Mga pangita. Logo sa inyo na pagmamahal. Oo, ni abot na to sir. Nya. Kusay maingon ni sa mo isuon ato. Jud ko ka kuan sa yasir kay pulong ulok mangud ko ka puyo. Sila sa Katanggawan sila ka puyo. Pero di ba anak man lang niya mam niya kumako pagod niya. Para sa imo mam, dili siya tama ba? Dili jud siya tama sir pero ang among ginasuspekan jud sir nga diri ra jud na nahitabo. Diri ra jud na ang mga tao kay ano, nganong naara man diri pud te. So kini mo pagumangkon mo kada ka pagumangkon talaga ka sa amo sir kay nakapuyo man jud na magdula na siya naalan jud na sa sulod or dili na siya magawas nga layo pero tinga jud layo ani sir bisan sa among compound dira ra jud na siya kunya mo nang dili ni maka-expect nga nganong nawala si Arian sir sa iyang lula. Pero katong nga itabo sa imong igsuon og tanong siya imong pagumakon para sa imong mam. Nagtuo ka atong pangitabuan. Dili, wala jud koy kuan na sir kay ngano wala man pug kuan na, wala man pug ka kita nga gihimo na niya. Wala pa man ebidensya nga nahimo na niya. Kumbalo na siya mam nga nawala si Arian. Ambot lang pud sir kay wala jud ni nobi nang ita. Wala mi suspect lagi sir. Wala jud mi kuan pa. Mao gani gahapon pa ni pinalitan ko. Na bala na mo. Lunes pa lang pag ang post lang amo nakita. Lunes pa lang na ano. Opo, lunes na mo pa ang post na wala. Wala mo ko na-inform sa mga nawala, pati ang lola, wala ko na-inform sa mga nawala. Pero naman minakuan sa post, ito pagkabuntag na nangangitang. Kami sir, diligid ni katoo, nga mapatay sa pagkabuntag ni ano. Pila na katuwi nga nagandang sa pagkabuntag, kapuyon siya, kay wala na yung inahan. Layo ang inahan, ang bot mong asa ang inahan. Kaya karoon, nawala yung anak, asa siya. Pila na kaadlaw, nawala yung anak. Pero katong giyalit siya, ma'am na... Patyo na, kung patyo niya yung anak, dili sir, kaya ano, grabing paningkamot sa akong manghod sir para mabuhi lang iyang anak. Mm-hmm. Ginasuportahan niya eh. Oo, ginaaduan yun na kay ngano ang bata ang sitwasyon, ambak-ambak na, ambak-ambak. Mm-hmm. Kay wala lagi kinikanan, unya lulag-lulo lang. Ginadala po niya ni sa inyo ha, dito ana. Sir, amo ha sir, isa lang na sila ka-compound sa balay. Naana sila tanan magsuon, ug akong mamag papa, isa lang na sila. Balay. Balikan na to tong dati nga. Pero nabuhat lagi sa imong iksuon mam na sa iyang anak ko ina ito mga mga siya niya. Sumala pa, sumala pa. Sumala pa sa nabuhat. Wala po ko yung mga istorya dyan ana sir kay ano ka nang... Nakita na niya na akto nga wala ang yun sir, wala ang yun. Mga nang dili ko makaingon niya gihimo sa akong manghod. Kaya ano, ingani mong gunang sitwasyon ni Arian, ambak-ambak. Nga, so, lula lang siya nagpuyo niya. So karon si panawagan niyo karon sa papa karon nga wala nang pakita. Kung kinsa man kung sa papa ni Arian kung siya man gyud naghimo pero ako mismo nga igsuon niya di jud ko makatuos nga mahimo sa akong mangod. So tanaw niyo. Kung kinsa man ang naghimo diri diri ra jud na sir, diri ra jud na. So posible na silingan lang niyo. Posible nga
posible yun na kayo sir nga diri lang na kay nganong naalang diri ang bata. Nganong wala man yun nauna na ang kuwaon diri ang bata sila. Wala man ni kabalo sa kaya gibawal man ni kay naman di kaso. Mao gani natin nga alam nga dapat sa mama man nga kustodi. Nganong naaman sa lula. So para sa imuha ma, kung sa makikuha ni mo, panawagan ni mo ani ma. Kung isa may nagbuhatan. Unta, makonsensya siya kay... Sa nakita ni mo dito ganina ma'am, katong nakita ni mo, ingon ni mo nagkulob na, posible siya to, para sa imuha. Confirmado ganyan ma'am, nakita no? Nakita lang ako ang tail siya, ganyan naman. Ang isot, sa bata. Makukagawaan sa iyang salina sa... Pinakuan yun ang mga tail lang siya. Pangalan nga ito, ma'am? Si May, sir. Meron nga itinali nga t-shirt sa kanyang gi-egg. So, karumal-dumal ang ginawang pagpatay kay Arian dahil pinatay siya gamit yung t-shirt na kulay pink na siyang sinakal sa kanyang gi-egg. No? Yun okay. Ang pa natin. No? Kita natin sa pag-investigate sa kanyang bangkay. Okay. Aside sa sakal, sir, na possibly, yun yung cause of death ng bata, ano pa yung may mga sugat ba tayong mga nakita sa katawan po? Hindi na natin makita okay. Kasi dahil bloated na at saka okay. Under the state of decomposition ng yung, ano, yung biktima. Yes, sir. And we are looking forward na doon sa follow-up natin sa SOCO, meron pang makuhang evidence doon na makapag-help sa amin sa ginagawa naming investigasyon para matumbok natin kung sino ba talaga ang gumawa ng karumal-dumal na crime kay Arian. What about the mother, sir? May contact na po ba kayo? May nakausap na po ba kayo? Yung mother ay nasa kamay nila. Yes po. And unfortunately, yung ating nakakausap lang is yung lola. At okay. Saka yung lula din yung nakausap ko kahapon. Uh-oh. Na nagpatulong sa atin na mahanap si Arian. At siya namang ginawa natin action agad kahapon. Sinamahan ko mag-ikot at maghanap ng mga possible CCTV footages para makuha natin na magkaroon ng lead ang ating ginagawang investigasyon. Sir, prior pa pala nangyari ito. Sir, may history na pala itong bata, sir. Yung history nito is biktima siya ng sexual abuse. Yes, ang gumawa ng sexual abuse ay mismo ang kanyang biological father na si G.R. Kabugos, no? Na aming nanawagan na may warun ng warrant ito si Warren, si G.R. na kung sino nakakilala kay J.R. Kabugos na mayroong kasong pangagahasa ay mangyaring tulungan ng Police Station 9 ang Ginsan City Police Office para mahuli ito si J.R. para mapapanagot doon sa kasong ginawa niya sa kanyang anak noong way back 2020 sa area ng Police Station 8 Katanggawan. What's next, sir? What's next? Ani, sa inyo ang after days, what happened? Ano mangyayari? Well, ang gagawin natin is of course we are dependent for the meantime about the forensic evidence na ating ginagawa. Okay. And after this, hindi tayo magpahinga dahil magsagawa tayo ng follow-up doon okay. Sa mga testimonial information na bigay sa atin, natin itong i-confirm. Hindi tayo magpahinga dahil ito yung tawag natin na golden hour na dapat ito yung pag-igihan natin na para makakuha pa tayo ng mga lead at makapagturo at masiro natin na siya talaga ang gumawa na hindi Olga yung ating makakuha. Sir, posible ba siya mismo din yung gumawa nito, sir? We cannot conclude at all this time, no? Ngayon kung tatay ang gumawa. Mm-hmm. But sabi ko nga, isa siya sa POI yung tatay, mm-hmm. si JR, dahil meron na siyang kaso na panggagahasa sa biktima. And chances it could be gusto niya patahimikin para ma-free yung free himself sa kaso. So laliban pa natin ito. We can assure everyone that the Police Station 9 will deeply investigate this case and we will bring the perpetrators, the suspect behind bars of this very heinous, no? Very heinous crime. Kawawa, kahabag-habag, no? So I will personally lead the investigation at hindi kami ang papahinga hanggang makakuha kami ng information that will lead us para mahuli natin yung suspect. Pero sa ngayon sir, nagkakandak pa tayo ng other information regarding dito sir, kahit hindi na yung papa ni Arian sir. Yes. Actually before dumating yung SOCO, nagpunta na kami sa area, no? Nagkandak ng initial investigation, inquiry, kasi yung window of investigation is nawala si Arian between 2:30 to 3:30. So dyan na window tayo magpo-focus kung saan siya pumunta.
at sino ang makasamahan niya sa ganyan na window? Sir, sa tingin natin sir, malapit-lapit lang talaga yung bahay ng victim natin at saka dito sa crime scene. Sa tingin natin, medyo hindi nakakalayo siguro itong suspect sa tingin mo sir. Yes, it could be na malaki ang chance na nasa paligid lang ang bahay mismo ng biktima yung gumawa nito. So, ganyan sinabi ko, laliban pa namin yung gawing investigation and in very soon as possible time, lalabas tayo ng information regarding kung sino maging suspect natin sa karumaldumal na magpatay kay Arian. Kasi kilala niya, sir. Kasi hindi niya sasama kung hindi niya kilala. That's right, no? But we believe, no? This is not the primary crime scene. This is secondary crime scene. Okay. Okay. Hindi siya dito ginahasa, nilagay siya sa sako. So, ang challenge sa amin ngayon is alamin kung saan yung primary crime scene. Na ito ngayon yung gagawin ko. Hindi muna ako pupunta sa aking opisina. Mag-ikot pa kami at hanapin namin yung primary crime scene. So, kung mayroong nakakaalam, no? Nakakita between 2:30 to 3:30, sinong kasama ni Arian nung nanawagan ako sa media natin ng mga kaibigan? Kung sino ang nakakita kay Arian na may dalang yellow na payong na maliit, ang bata ang suot niya rin is yellow. Kung sino ang nakakita kay Arian between 2:30 to 3:30, mangyaring lumapit po sa Police Station 9 para matulungan kami sa aming ginagawang investigasyon. So, sir, dito lang tinapon yung itong victim? Yes, dito itinapon and we do not know kung yung time na rin yon, no? O baka gabi na itinapon, no? Kasi kung 2:30 to 3:30 niya itatapon, maraming makakita. Yes po. So it could be ginawa yung crime somewhere, hindi dito, at saka nung gabi itinapon dito to hide the crime. So possibly, sir, isakay rin 3-sikat? Yes, we cannot discard that possibility na isinakay dahil si Arian was last seen doon sa sa may kanto ng kanilang bahay. Mayroon tayong nakausap na very vital witness or information na si Arian is nakita doon to 30. Sir,